Mushi Mushi. Hi, hello. Welcome again to my channel, The Sachiko the Great, Ang Pinay Oyomi-san sa Japan. Minasan, konbawa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nawadatang kayo ng aking pagbati nang nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po ay buwan ng Agosto at tuwing sumasapit po ang ganitong buwan ng August ay pinagdiriwang namin dito sa Japan ang Araw ng Mga Patay. Ayan, tingnan nyo ang aking nasa likod. Ayan. Kaya yung mga tao dito, mga 1 week, wala kaming mga pasok. Kaya bongga ang aming Yasumi. Ayan. At total, pinag-uusapan naman natin ngayon ang Araw ng Patay. Nais ko lang i-share sa inyo kung paano namin pinagdiriwang ang araw na ito, no? Nagsisimula ang Araw ng Patay buwan at araw ng August 13, 14, 15, hanggang 16. 16, tapos na yon, ihatid na doon. Kaya ngayon, 12 ngayon, ay ako'y busy kanina pang umaga sa pagde-decorate ng altar, no? Yan ang altar nila. Mamaya papakita ko sa inyo yan, no? Yan ang altar namin dito at naglalagay kami ng mga ilaw. Ayan, kung tawagin sa hapon ay Choching, no? Ewan, kung hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, takoy nabubulol dyan sa to pangalan. At yan, sinisindihan namin yan sa gabi o kung may bisita. May ilaw yan sa loob bilang pag-welcome daw sa mga soul, no? Sa mga kaluluwa, kaya naglalagay nan. At naglalagay din kami ng mga bulaklak, ng mga prutas, yung mga ani namin ng mga gulay. Yun, inaali namin doon sa altar. At bukas ng hapon, pupunta kami ng sementeryo para sunduin, no? Sabi sa hapon, umukay daw. Ang ginagawa namin doon, pag nag-umukay, bali, naglalakad kami papuntang sementeryo. Tapos, nagdadala kami ng ganito. Yan, parang lantern siya. Nalagay niya ng ilaw. Susunduin namin, lalakad kami ganyan. May ilaw dyan sa loob. Tapos, ayun, sabi nga nila, sabi sa hapon, umukay daw. Sabi, susunduin daw yung ano, yung kaluluwa doon sa sementeryo, papunta rito. Tapos, yung mga bisita namin, instead na pupunta ng sementeryo, dito na sila nagpupunta sa bahay. Kasi dito yung mga kanununuan pa na mga nakatira dito. Mga lolo sa lolo, tapos yung mga panganay na lalaki ba, panganay, kagaya ng yung biyenang kong lalaki, yung mga kamag-anak niya ni Ujisang, dito sila nagpupuntahan sa bahay. Tapos di yung mga kapatid naman ni Ujisang, ayun, dito sila nagse-celebrate. Dahil patay na yung biyenang ko, yung mga kapatid naman ng asawa ko, sila naman ang nagpupunta rito. Parang yung generation by generation, itong bahay na to, dito sila nagpupunta. Kaya taon-taon, wala man kaming patay ba, kumbaga, yung mga kamag-anak namin dito nagpupunta. Ewan ko lang doon sa ibang lugar, kasi tuwing araw ng patay, hindi ako nakakaalis, bihira ako umaalis kasi nga, hindi namin alam kung kailan dumarating ang mga bisita. Siyempre, pag dumarating sila, hainan mo siya ng tsaa, o kaya soft drinks, o tsaka mga pagkain, mga simple lang naman. Nakikipagkwentuhan lang sila, tsaka sisindi sila ng ano, parang kandila. Ito. Sisindi sila ng parang katol, yan. May amoy siya. May iba-iba na ang kulay ng ano ngayon, ng senko. May mga flavor na siya ngayon. Sisindi sila neto, tapos magyuyukuyo kung ganun. At ayun, pagtapos, konting chika-chika.
Tapos uwi na sila, hindi naman sila nagtatagal dito. Ganun lang, kaya lang, hindi mo alam kung oras darating, kaya hindi pwedeng walang tao dito, no? Kaya bukas, pupunta kami ng sementeryo, at pagdating, ayun, start na ng, ano, ng araw ng patay, tapos tuwing magluluto kami ng pagkain, hain na namin sila rito ng pagkain, parang ganon. Kasi may bisita nga kaming mga kaluluwa rito. Ewan ko ba, eh, ganon ang tradisyon nila rito. Basta ako, syempre, bilang oyomisang, no, bilang may asawa na Hapon, ayun, sinusunod ko lang naman kung anong mga ginagawa nila. Siyempre, kailangan gawin ko yun dahil wala namang ibang gagawa no, kundi ang oyomisang. Yun ang trabaho ng oyomisang. At, total na, pinag-usapan natin ng araw na patay, no? Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano, kung paano ang ginagawa pag bumibisita. Halimbawa, no, may namatay last year, may namatay. Kung tawagin yun ay, ano, yung kung tawagin nila ay hatsubong yun, hatsubong, kumbaga unang taon ng celebration ba. Ngayon yung mga kamag-anak, kaibigan, pupunta ka doon sa bahay nung namatayan, tapos dito nagdadala sila ng ano, ng mga gift, halimbawa ito, kagaya nito, halimbawa ito. Dadalin mo yan doon, ialay mo dito sa may altar, ialay mo siyang ganyan. Tapos yun nga, magsisindi ka nung sengko. Tapos, magdadala ka ng pera. Dito sa Japan, nagbibigay sila ng pera at ilalagay mo yun sa sobre kagaya nito. Ayan. Ito ang sobre ng sapatay. Tandaan nyo kasi maraming mga kababayan natin na hindi nila alam kung paanong gagawin, no? Kaya kung pupunta kayo sa mga kaibigan ninyo, lalo na sa mga kapwa Pilipina na hindi alam, bibigyan ko lang kayo ng konting tip para hindi naman kayo nakakahiya kung pupunta doon, no? Ngayon, pag pupunta kayo dun sa namatayan ba, magdadala kayo ng ganitong sobre. Kulay itim yan, no? Kasi dalawang klase ito, yung isa kulay pula, ginagamit naman yon sa pagbibigay ng halimbawa sa mga birthday, ganun, mga okasyon, yon ginagamit. Ito, makikita nyo kulay itim yung sa gilid niya, no? Tapos ang ribbon niya, pabaliktad, yan. Yan. Tapos, susulatan nyo ng pangalan, ganyan, yan. Pasensya na, hindi ako magaling sumulat mag-kanji. Yan. Tapos, meron silang ano, yung ginagawa rito na pag maglalagay doon ng pera, kailangan daw nakabaliktad ito. Yung, di ba, ito may tao. Ilalagay mo ito ng pabaliktad doon sa loob. Ganun. Pero kung hindi mo alam, okay lang naman din siguro, no? Pero sa kanila, nilalagay, sabi nila ganun na ang paglagay. Tapos susulatan nyo dito sa likod ng kung magkano, ayan. Kasi, diyan nila nalalaman kung magkano. Kasi pag alis nyo, magbibigay sila ng ukayshi, yung balik ba? Yung presento na kung magkano, depende sa binigay nyo na pera. Ganon. At kung araw naman ng ano, halimbawa naman pag may patay, no, halimbawa may namatay, sino na naka-experience sa inyo na umattend ng soski, no, yung ceremony ng patay, yun maganda pag-usapan natin yun kasi marami kong naobserbahan ng mga kapwa ko, mga Pilipina, mga foreigner. Kadalasan hindi nila alam kung anong mga ginagawa pagka umaaten sila ng ceremony ng patay. Mag-ingat, be careful tayo kasi ang mga Japanese sobra silang conservative pagdating sa pag-attend sa ceremony. Kaya kung mga first time nyo lang na-attend ng ceremony sa patay,
bibigyan ko lang kayo ng mga tip kung anong mga dapat ninyong gawin. Unang-una, sa pagsusuot ng mga damit natin, magsuot kayo ng formal dress, no? Kulay itim na bestida, maaari bestida, kaya palda, basta may blazer na itim. Dalawang klase ang damit dito. Yung isa, ginagamit sa patay, yung meron siyang decorate, meron siyang, makikita mo yun, meron siyang mga lace na itim dito, no? Kaya, kung bibili kayo ng damit, maigay, tanungin nyo na lang dun sa pagbibilhan nyo kung anong klase ang ginagamit sa patay. Kasi dito, kahit na sa kasal, itim pa rin ang ginagamit sa mga graduation, tsaka opening ceremony, yun, sa kasal nga, gumagamit din dito ng formal dress na itim. Yun nga lang, pagkakaiba niya, meron siyang medyo, may nilalagyan ng ribbon dito na bulaklak, tapos merong design na pang formal na pang party, parang ganon. Basta makikita mo naman eh pag kung anong klase ng itim. Kaya ganon. Tapos, pagpupunta kayo dun sa ceremony, kailangan nakasuot kayo ng yung itim nga na damit. Tapos, huwag kayong magdadala ng ano, iba't ibang kulay ng bag, no? Bag na pula, na puti. Kailangan na dadalhin din ninyo ay bag na kulay itim din. Merong bag na pang ginagamit sa patay na kulay itim lang talaga. Tapos, magsusuot kayo ng stocking na kulay itim. Kumbaga, set siya, puro itim siya. Kasi minsan nakakita ako na umate ng patay ba. Naka formal dress nga siya. Tapos, naka stocking siya na beige ang kulay. Naku, hindi magandang tignan yun kasi pagtitinginan kayo ng mga Japanese, no? Tapos, magsuot din kayo ng simpleng sapatos, yung sapatos na huwag namang mataas, yung mga 1 inches, ganon, 2 inches. Tapos, huwag kayong gagamit ng mga gold yan, mga ganyan, mga hikaw na gold, bawal yun. Hindi pwedeng magsuot ng mga kulay dilaw na mga alahas, no? Kung maaari, kung meron kayong kulay, yung kulay itim na pearl, yung pearl, at saka ternohan yun din ang itim, o kaya kung walang itim na pearl, kulay puti na pearl din, no? Kulay itim na, tama na yung merong hikaw na puti, necklace na puti, na perlas, ganon. Yun ang maiging gawing accessories, no? Tapos, pag dumating kayo dun sa ceremony, meron dong sa information, merong papel doon na pinipirmahan, no? Pipirma kayo na ng pangalan, tapos ibibigay niyo yung pera na ito, yung pera-perang abuloy. Dito nilalagay ang perang abuloy. Sa pagbibigay nito, 'di ba, ito yung pangalan ninyo. Ganyan. Nakaharap to doon, no? Nakaharap na ganyan doon sa pagbibigyan. Yung hindi yung nakaharap ng ganun sa'yo yung pangalan mo. Babalik ta rin yung pag-ganyan. Iabot nyo yun na may paggalang. Tapos po kayong ganyan. Mag-greet kayo. May pagbati doon. Medyo mahaba nga lang. Kaya ang hirap kasing bigkasin. Kaya pwedeng bulong na lang. Pwede hindi naman nila maiintindihan yun. Ganyan. Iabot yung ganun sa kanila. Tapos pag inabot nila sa'yo to, titingnan nila kung magkano ang binigay niyo ditong pera. Tapos yung bibigyan kayo nila ng okaishi, kunin ninyo yun. Tapos pag nasa loob na kayo ng ceremony hall, no, ay magigreet muna pala kayo dun sa family nung namatay, kasi nadudun nakatayo sila dun, magigreet kayo ganon. Pag nasa loob na kayo ng ceremony hall, sinasabi naman na patay ng cellphone o kaya i-manner, kasi bawal ang maingay, bawal ang nagsi-cellphone kasi makaka-distract yun dun sa ubusang, no? Sa yung parang pinaka-pari nila, ganon, ubusang, ganyan. Makaka-distract kasi yun, kaya bawal ang telepono, bawal ang video-video. Pero kung gusto nyo kuhaan ng video, kagaya ko, mahilig ako mag-video-video dun sa ceremony, kasi kung yun, depende yon kung request yun ng family na hindi makakapunta dito sa Japan, gusto nilang makita ko kung anong ginagawa, tsaka syempre huling lamay na yon, di ba,
nakikiusap na paki-video, kailangan magpapaalam ka muna doon sa family nung namatay na kung pwede po ba mag-video ganun, tapos sabihin mo din doon sa mga sa hall ba yung mga nag-aasikaso ng ceremony. Magpapaalam ka kasi kung hindi ka magpapaalam, pagagalitan ka talaga nila doon. Pag nandun ka na sa loob, bawal ang maingay. Yung chismisa, magchismisa kayo kung sinong katabi mo. Tsaka kung maaari, kung meron kayong dudukutin sa bag, huwag kayong gagawa ng ingay na yung makaka-istorbo sa katabi. Kaya bago kayo upo, kung may kukunin kayo sa bag, kuhain nyo na. Para hindi na yung pagbukas-bukas ng mga gamit, tutunog-tunog pa yun. Nakakaya kasing ganon eh. At pangalawa, pangilan na ba? Yun nga. Tsaka bago kayo pumunta, dalawang kasing araw ang ceremony, no? Tanungin nyo kung kailan ang Otsuya, kung kailan kayo pwedeng pumunta. Ang Otsuya, ginagawa yun tuwing before the day, no? Halimbawa, sa gabi, ginagawa ng sa gabi yun ng mga bandang alas 5, alas 6, ganon. May ceremony yun ng ganong oras. Tapos, yung mga nagpupunta doon, yung mga hindi makakapunta kinabukasan kasi may mga pasok, di ba? May mga pasok sa pang-umaga. Ginagawa nila, sa gabi sila nagpupunta. Ngayon, pag naman hindi ka makakapunta ng Otsuya, pwede kang pumunta ng next day. Tapos, yun nga, dalawang klase kasi ang dito, yung parang religion ba, yung ginagawa ng pag-aalay. Kami, ang ginagamit namin, yung bulaklak, yung dahon ba, pag inabot sa'yo yung dahon, yun, pabaliktad mong iabot. Yung iba, yung nga ganito, yung inagaganyan ng powder ba, ganun. Kaya, sisiguraduhin nyo kung anong araw kayo pupunta, kasi yung oras, importante ang oras dito. Huwag kayong pupunta ng late, kasi gusto nila pag nagsimula na ang ceremony, mga nakaupo na yung mga tao at wala nang lalabas-labas, no? Importante ang oras. Kahit tanungin nyo kung anong oras ang magsisimula ang Otsuya, kung before o kaya kinabukasan yung Soski. At huwag kayong sasama basta-basta doon sa sunugan, yung i-cremate na yung bangkay nang hindi kayo in-invite kasi pang family lang yon. Kasi after ng ma-cremate yung yung patay, meron silang konting salo-salo doon sa kung saan hall sila kakain, no? Kaya pagtapos ng ceremony, pwede na kayong umuwi. Ganun lang. May naalala ko, yung chopstick nga pala, no? Kagaya nito. Huwag na huwag nyong gagamitin itong chopstick sa pagkain ng nakatusok sa kanin. Halimbawa la ito yung bowl ng may kanin diyan, halimbawa. Tapos itutusok nyo na ganyan yung chopstick. Huwag na huwag nyong gagawin 'yon, no? Kasi ginagamit lang 'yan dito sa pag namamatay. Kasi yung pinagkainan nung namatay, yung parang bowl niya kainan, kasi lagay ng dito ng kanin, yung parang bowl na ganyan, pinupuno ng kanin yung ganyan, tapos tinutusok na ganyan doon sa gitna ng kanin ang chopstick. Kaya wag niyo gagamitin to ng pantusok kasi mapagtitinginan kayo, kasi hindi magandang sa kanila kasi ginagamit lang yung sa patay. At isa pa, ang tab dito, wag na wag ding gagawin yung halimbawa, dalawa tayo, ikaw tsaka ako, nagkakainan tayong dalawa, no? Kumakain ka, kumakain ako, tapos sabihin ko sa, uy, ang sarap naman ng ng ulam mo, pwede bang pahingi, patikim naman, ganon. Wag na wag nyong gagamitin itong chopstick, na doon mo rin kukunin ang chopstick, parang ganyan, no? Halimbawa, ito na, sabihin mo gano'n, tapos kukunin mo rin ang chopstick na ganyan. Huwag na huwag ninyong gagawin yun, kasi dito, ginagamit lang yon dito sa may dito sa patay ba? Kasi dito, di ba,
tina-chopstick nila yung mga buto, yung mga katao, yung mga buto ng namatay, ilalagay mo doon sa ano, sa lalagyan na ano, ginagamit nila chopsticks at chopstick, magpartner. Halimbawa tayo, pero magpartner tayo, iipitin mo ganyan ko yung buto ng kamay, ganun, iba, ilalagay mo to doon. Kaya wag na wag niyong gagamitin na gagawain na manghihingi kayo ng pagkain, na gagamitin niyo chopstick, tapos kukunin niyo rin ng chopstick. Wag na wag. Ang gawin niyo, pag nanghingi ka ng, nanghingi ka sa akin ng pinakain ko, itcha chopstick ko, ilalapag ko dun sa may plato, dun kukunin sa plato, no? Yun, tandaan yung maigi yun kasi ginagamit yun sa ritual dito pag may mga patay. At yun lang ang aking mapapayo kasi marami kasi ako mga nakikita o na-experience ng mga kapwa Pilipina na pupunta sa ceremony, sa patay, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Nandyan kung todo silang mag-makeup, pulang-pulay lipstick. Nako, wag ganun. Dapat simple lang. Wag masyadong kasi ayaw nila ng mga, yung mga, siyempre, di ba, patay yun. Tapos magli-lipstick ka ng pula-pula, naka-makeup ka ng todo-todo. Wag ganun. Ano lang. Simple lang. Pero sa ngayon, dahil nga, di ba, may COVID nga, mas makakatipid ngayon. Tsaka hindi halata. Dahil, siyempre, naka-mask. Mata lang ang makikita mo, gayon. Kaya pagantay mo na lang yung kilay mo, di ba? Kilay is my life, di ba? Ganon. Kung meron pa kayong gustong itanong tungkol sa pagpunta sa ceremony, pag may namamatay, o kaya pagpupunta sa araw ng patay, sa mga kamag-anak, na hindi nyo alam kung anong gagawin, just comment below, at para kung ano, masasagot ko, di ba? At ipapakita ko sa inyo kung paano magano kasi hindi ko pa natatapos itong ginagawa ko. May isa pa akong gagawin na ano, i-assemble. Madali lang naman. Talagang mamamatay ba? Una-unahan lang, ika nga. Kaya kailangan lagi tayong maging handa sa sarili natin dahil hindi natin alam kung ngayon, kung bukas o makaulawa, eh buhay pa tayo, no? Lalo na sa panahon ngayon na pandemic, nakapaglabas natin, hindi natin alam kung sino ang ating mga kasalubong. Kaya lagi kong sasabihin sa inyo, lagi tayong mag-iingat, no? Tsaka, lagi nating manalangin sa Panginoon na ingatan tayo sa lahat ng
kaya niya. Try natin. Try natin kung sisimbi siya. Ayan, sinisindihan yan tuwing may darating na bisita at saka sa gabi. Yung isa, bali ganyan, nag-aali kami ng mga gulay-gulay. Tapos mag-aing kami ng pagkain dyan bukas. Ayan. Tingnan niyo yung dinecorate ko ng mga ilaw-ilaw yan. Ayan yung altar na dinedecorate namin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa pag kayo mag-aayos at suba. Una, magsisinti kayo ng kandila. Kasi dito, hindi naman lagi balik ito pagtapos yung mga Sunday, gano'n, babalik mo sila doon. Tapos magdadala ka na rin ng bulaklak din sa sementeryo. Gano'n guys ang ginagawa dito kapag araw ng patay, no? Kaya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood at sana naibigan ninyo ang aking munting mga tips na binigay sa inyo para kung sakali na may pupuntahan kayo, at least nakatulong ang video na ito para sa inyo. Maraming salamat at laging tandaan ang buhay ay iisa lamang, no? Kaya ingatan natin ang sarili at lagi tayong magdasal sa Panginoon, lagi tayong maging handa sa sarili dahil hindi natin alam kung ano ang bukas. Ang susunod na araw, minsan kasama mo biglang nawawala, di ba? Lalo na sa panahon ngayon ng pandemic, lagi tayong mag-pray kay Lord na ingatan tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng pupuntahan natin, samahan niya tayo, ilayo sa lahat ng trahedya. Yun lang, lagi tayong maghinanda sa sarili, no? Maraming salamat sa inyong panonood. God bless and good night. Bye-bye.